she's bright, she's articulate. And if it's just a matter of dancing, she was not dancing naked. She was really during the campaign. May isang beses ka ba humingi ng side namin? Senator, with all due respect, yes or no? Journalist. Fake news queen, nagkakalat daw ng fake news. Yan ang isa sa mga akusasyon kay Assistant Secretary for Social Media, Mocha Uson. Ano kaya ang tingin niya sa bansag na yan? Podcast lang siya this morning. Sabi, may mga meeting siya this afternoon. We'll probably just wait until mga 3 o'clock. Anong official tasking ng under the TCO? Walang intention na gano'n, na parang to sway one opinion to another. Yung isa na lang, lagi mo nanasa kasi sa fake news, na parang purveyor ng fake news. Nung dumating ako sa Kuwait noong April 19, tapos na ang rescue video na nag-viral sa FB. Remember this issue? Meet siya yan kung bakit nalagay sa alanganin ang pagpirma ng Memorandum of Agreement ng Pilipinas at Kuwait para sa kapakanan ng mga tinatayang 260,000 na OFW sa Kuwait. Nangyari ang lahat ng yan matapos pagpiyastahan sa social media ang rescue ng isang Pilipina ng ating embahada sa Kuwait. Isa sa mga sinisisi, si Mocha Uson. Kung meron kayong ebidensya na in-upload ko, shinare ko ang video ng rescue o sumama ako sa anumang rescue, magre-resign ako sa aking trabaho bilang ASEC ng PCOO at buburahin ko ang Mocha Uson vlog. Mabuti na lamang at natuldukan ng issue sa Kuwait at napirmahan na rin ang MOA. Hindi ito ang unang beses na inulan ng batiko si Assistant Secretary Mocha. So with all due respect, hindi po ako journalist. Fired! Sa katunayan, ang grupong Akbayan Youth hinihinging bumaba na siya sa pwesto dahil sa grave misconduct at serious dishonesty. Public office is a public trust. Mocha has done everything to breach that public trust. Nakausap natin si Assistant Secretary for Social Media Mocha Uson at ito ang kanyang mga sagot sa mga akusasyon na yan. You do fact-checking ba when you post? Of course, oo naman. So may ganun kang vetting? Alright, pero you think that has basis yung sa Akbayan? Yung ano ba yung kasong ipinayon nila? Yung parang paglabag sa civil service code na parang... Hindi ako para opisyal? Parang mali yung ginagawa. Eh, opinion nila yun. Meron ba akong nilabag na ba? Tapos di pakulong nila ako. What happened? Sa paano ba yun? Well, unang-una, nangyari na. Hindi ko in-upload, hindi ako part ng rescue. Yung isa na lang, lagi mo nanasa ka sa'yo sa fake news. Na parang purveyor ng fake news, fake news. Isang taon ng Assistant Secretary for Social Media ng Presidential Communications Operations Office, si Esther Margot Uson o Mocha Uson. Pero parang suki na ng kontrobersiya si ASEC Uson dahil sa pagsishare niya ng umunay fake news o mga post na may misleading na litrato at headline tulad na lamang ng mga ito. Picture ng mga sundalo mula Honduras pero may caption na "Pray for our army." At ang pagshare ng misquote ng Canadian Prime Minister na si Justin Trudeau, ilan lamang yan sa mga pinost ni ASEC Mocha ngunit binawi na rin niya. Pero ang tanong, may pananagutan ba si ASEC Mocha bilang opisyal sa communications arm ng gobyerno? Anong official tasking ng under the PCO? Ng social media. Sa'yo ko? Sa akin. Well, syempre, sa ano, meron nga po tayong mga platforma sa social media, yung tinatawag na Digong Diary Special Podcast, na ini-interview ko yung mga iba't ibang government officials, cabinet members, para direktang makukuha impormasyon. Isa yun. At pangalawa, meron yung Duterte Good News, official platform din ng social media ng PCOO, na ibinabalita yung mga magandang programa ni Pangulo. So yun yung tasking. Nothing to mislead, to... Bakit ka naman gagawin yung mislead, di ba? Yung mga nasa vlog kong Mocha Uson vlog, yung mga pagkakamali ako doon, lahat ng mga nagkakamali eh. Yung isa na lang, lagi mo nanasa ka sa fake news, na parang purveyor ng fake news. Kung may pagkakamali ako sa post ko, grammar, maling larawan, hindi naman balita yon. Pagkakamali yon, honest mistake yon, at humingi naman ako ng
o pangmanhin, katulad niyang nasabi ko rin na ang mayon ay nasa Naga. Mm-hmm. Hindi naman fake news yun, pagkakamali yun. Ang kaso, hindi lamang mga opinion ng mga pinopost ni Asif Mocha, kundi mga balita tulad nito. Katak Duterte, DPWH announced the construction of gigantic super floating bridge from Batangas to Mindoro. Umikot kami para malaman kung ano ang tingin ng mga tao sa mga balitang ipinost ni Asik Mocha. Maganda po yung planning. May definite time kung gaano siya matagal. Maganda naman po siya. Maganda naman. At least makano naman yung transportation eh. Mas mapabilis. Maganda balita. May konti yata tayong problema. Ang superbridge misleading dahil taong 2011 pa na approve ang proyektong yan, 5 taon bago umupo si Pangulong Duterte. May sariling utak naman yung ating mga kababayan. Silang magdi-discern, magsasabi kung tama o mali. Sinasabi ko lang yung opinion ko. Pero kung hindi mo gusto yung opinion ko, hindi naman ibig sabihin fake news yun. Bukod sa pag-share ng mga ganyang balita sa Facebook page ni Mocha, makikitang tila walang preno ang pamabatikos niya sa mga kritiko ng Administrasyon Duterte. Maring sabihin na binabahagi lamang niya ang kanyang mga opinyon, pero bahagi pa ba ito ng kanyang tungkulin bilang assistant secretary ng social media? Pero ano ba, personal na ba yan or official na siya? May disclaimer naman ako doon. Ano yun? Personal yun. But can you distinguish? Ang alin? Can you be mock up the person, the private citizen versus mock up the government official? Ay, syempre naman. Kasi ang constitution natin ay pinoprotektahan tayo na magkaroon ng ating freedom of expression. As an individual. Oo, kahit anuman na posisyon mo, meron tayong freedom of expression. Personal distinction. Eh, wala namang ganun eh. Ang importante, hindi ko ginagamit yung mga platforma, official platform sa opinion ko. But some do not exactly agree with Asik Uson. Lalo na at opisyal na siya ng gobyerno. There's an expectation that dahil communications officer ka, kailangan lagi factual. Kailangan laging may basis. Kailangan may certain level of prudence in how we speak. Because at the end of the day, it's all about communicating for and on behalf of the government of the Philippines. When you use your account to announce the projects of the government, nawawala na yung pagkakapersonal mo. So hindi mo pwedeng gamitin yung sarili mong Facebook page para unfairly criticize ng mga tao or magbigay ng fake information to mislead the people or to give wrong information about what's happening in government. So in other words, even the exercise of freedom of expression should be done with a certain degree of responsibility. Once you enter the government service, your loyalty belongs to the government of the Philippines, and that is part under the political neutrality principle. Yan yung 6713, because the law on ethical standards of public employees and government and public servants, so pwedeng ang isang empleyado na magba-violate sa batas na yun, pwedeng administratively liable. So pwede siyang makasuhan ng misconduct, ganun. At kung magpa-person ng criminal action, gaya ng defamation, pwede yan. Dapat kasuhan nila ako kasi ano yan eh, that's a crime. Hindi ba? At ako, yung hindi porket yung opinion ko ay hindi nagugustuhan ng ibang tao ay fake news yun. Napatunayan ko naman sa ilang Senate hearings na ng fake news na yan na hindi ko intention na i-mislead ang tao. Ayon sa RA 10951 na pinirmahan ni Pangulong Duterte noong 2017, may multang 40,000 hanggang 200,000 pesos ang kahit sino na patunayan nagpa-publish ng false news. Maaari ring makulong ng hanggang 6 na buwan. Ngayon, inaayos naman ng Civil Service Commission at ng Department of Information and Communications Technology ang guidelines for social media use ng ating mga opisyal sa gobyerno. Mahalaga ang facts sa araw-araw nating pamumuhay. Diyan natin nalalaman kung ano yung tama o mali. Ang mga facts nagiging basehan ng pulisiya ng gobyerno. At yung mga pulisiya na yan, nakakapekto sa bawat isa sa atin. Kaya, yung mga may responsibilidad, yung mga may trabaho na maglabas ng facts, whether you're a journalist or a government official, mas mabigat ang tungkulin na maging responsable at maging mas maingat. That's a fact.